para po sa magulang, lahat ay gagawin nila para sa kanilang anak. Ngunit minsan, kahit ano pang pag-iingat ang gawin, hindi po natin masasabi kung anong pwedeng mangyari sa bata. Panoorin po natin ito. Ang Sudden Infant Death Syndrome o SIDS ay ang hindi maipaliwanag na bigla ang pagkamatay ng isang sanggol na wala pa sa isang taon. Tinatawag din itong crib death sa kadahilanang sa mga crib o tulugan na mamatay ang mga sanggol. Bagaman hindi tiyak ang sanhi nito, nasa 17,968 deaths per 1,000 live births ang infant mortality rate sa ating bansa ayon sa isang pag-aaral. Ngayong umaga, atin pang alamin ang iba pang mga impormasyon patungkol dito at kung paano ito maiwasan. At para po sa ating libreng telemed, ngayong umaga, makakapanayam po natin ang pediatrician na si Dr. Cynthia Cuayo-Huico. Doc, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga! Doc, si Diane Kerr po ito. Pakipaliwanag po sa amin, Doktora, ano po ba itong SIDS o ang Sudden Infant Death Syndrome po, Doktora? Ang tawag natin dyan, hindi SIDS, SIDS. SIDS ang abbreviation, binabasa na siyang ganoon. Siya yung, kagaya nga nung sinabi kanina, doon sa intro, biglang nawawala ng buhay yung mga batang bago panganak hanggang sa 1 year of age, tapos hindi alam ang kadahilanan. Usually, nag-o-occur ito between 2 to 4 years old. And ang mga risk factors na nangyayari dito ay yung mga batang lalaki, yung mga premature, yung mga hindi nagpapasuso ang mga nanay, pang-apat, yung mga nanay na nag-smoke, pang-lima, yung mga nanay na nag-drugs. Tapos pang-anim is yung mga nanay ba o mga pamilya na ang ginagawa nila maski bagong panganak yung bata, binabalot ng sangkaterba, may nakatuklob sa ulo, tapos meron pa sa mga gilid, nilalagyan ng mga weds sa ulo, tapos may mga bagong panganak yan, hanggang 1 year old, may mga laruan pa na stuffed toy sa kama. Pagkatapos ang kama naman ay super lambot, kaya kung minsan pagka yung bata, kikilos lang siya, nababaon siya dun sa kama, pag kilos ng inong niya, nawawalan siya ng hangin. Okay? So, isa pa ding problema natin dito, sabi ko nga, yung mga nanay na hindi nagpapasuso. Kasi, pagkabote ang ginagamit, nasasamit na madalas ang bata, usually, sa pagod na kasi siguro ng mga nag-aalaga, hindi napapansin na yon, may nababilao ka na yung bata. Ang isa pang mga kadahilanan, may mga bata namang premature kasi. Kaya ingat na ingat kami sa mga premature na bata. Ito po yung bata ang kulang sa edad na pinapanganak ng mga nanay. Eka nga, usually ito, tsaka yung mga maliliit, usually sa smoker, o kaya yung sa mga nagda-drugs. At isa pang kailangan nating malaman, yung mga nagkakaroon na bubuntis ng less than 20 years of age. Eka nga, walang isip. Ano ba nangyayari sa bata? Yung mga bata kasing ganito, na mga premature, hindi mo alam kung ang utak nila ay buo na. So yung paghinga nila, tsaka yung pagising, yung pag-arouse nila at nakakatulog at hindi na sila humihinga, parang may mali na kasi nga may pagka-premature ay mayroon silang hypoxia or mababa ang oxygen. Okay? Ang isa pang kadahilanan kaya ganitong nagkakaganito yung mga bata, iniiwan na lang nila sa kama. May sinasabi, o kaya crib death, no, sa crib. Pero sabi nga nila, Doktora, kailangan mo bang katabi ang bata? Ang rekomendasyon kasi, lalo na sa mga Western country, ay sa hiwalay na higaan ang mga bata. Kaya sabi nila, hindi malambot ang higaan, walang mga unan, walang mga toys. Pero tayo kasi, itinatabi natin ang mga bata. Kaya lang, may delikado rin dito. Ako, sa 41 years of practice, may isa akong nakita sa emergency room ng Manila Doctors na yung nanay, ubod po ng daba, ubod ng laki, medyo yung katawan niya, yung sa daddy niya, hindi siya nagpapadede kasi sobrang laki ng boobs niya, hindi makadede yung bata. Mukhang nataganan niya yung bata. Parang mga ganon, aksidenteng nangyayari. So, SIDS din ang ibig sabihin kasi hindi namin makita ang kadahilanan kung bakit namatay yung bata. Pagdating niya sa emergency room, matigas na yung bata.
So at lalaki siya. So yung mga ganun ba na kung katabi. Ngayon, pwede mo rin siyang itabi, but be sure na hindi malambot yung kama, na hindi siya gugulong sa tabi mo kasi nahihimbing ka ng tulog. Kaya ang mas maganda, nandun siya sa kuna, sa crib, na wala, hindi mo siya iipitin ng unan, kasi bawal ipitin ng unan, naiinis sila sa ipit ng unan. Ibig sabihin naiinis, nawawala ng oxygen yung kanyang ilong pagka gumanon siya. Hindi mo rin siya papatunugin ng nakadapa or nakatangilin. Ang pagpapatulog sa bata, this is to prevent it, ha? Naka-flat ng higa. Wala siyang unan, kasi yung iba nilalagyan ng unan hanggang bewa. Yun mo ay pwede pag bagong bebe, kasi baka magsuka at mag-choke. Kailangan siyang nakahiga ng flat, kailangan hindi nakatangilid, at wala siyang unan sa tabi. At masamang-masama yung idadapa mo siya kapag less than 1 year old ang bata. Iba ang usapan, pagka yung bata eh dumadapa na at gusto niyang matulog ng tanghali nang nakadapa. But be sure na tinitingnan mo. At as much as possible, pagka nakadapa, lalo na sa gabi, ititihaya natin kasi yun ang nagiging dahilan ng sudden infant death syndrome o SIDS. May tanong pa kayo? Alright, Doc, si Chipo ito. Okay. Alam niyo, ako isang nanay ako eh, medyo nakakatakot po to, no? Pagka, let's say, isang nanay ay nawala ng anak dahil sa SIDS, ano po ba ang maaring maging coping and support na maaring ibigay sa kanila? Siguro, usually, pagka yung nawawala ng ganito, wala silang asawa most of the time, wala silang kapartner sa buhay, wala, nag-iisa sila sa bahay, walang kinakausap, so kailangan nila ng companion. Kailangan magkaroon tayo ng kasama sa bahay yung may makakausap siya. Tapos ma-i-explain sa kanila na baka yung bata na yun, hindi mo naman sasabihin, ay naku, ay kasalanan mo kasi ang laki-laki mo. That's number one. Number two, hindi mo rin naman sasabihin, eh kasi ang laki, hindi ka nagpapadede. O kasi nagsisigarilyo ka. O kasi nag-drugs ka. Hindi mo na lang siya sisisihin. Sasabihin mo na lang, hindi sa atin yung bata, pagdating niya sa itaas, angel na siya. Ayaw ka nun, may angel ka sa buhay. What I'm trying to say is, support lang ang sa kanya. Hindi mo na siya sisisihin. Sino ba ang may kagustuhan na mawala ng buhay yung bata, lalo na kung sa tabi mo? Ito yung pinaka-the mostly guilt. Nagtataka na ako dun sa study na nakita, baka hindi sa Pilipinas yan eh, kasi napakabihira sa Pilipinas, kasi napakasaya natin dito, lalo na sa probinsya, na ang dami nating taga-alaga ng bata. Nandiyan si Lola, si Lolo, yung kapitbahay, si Auntie, lahat na nandun na. O kaya, kung magkakaganyan, yung mga tao na lang siguro, yung mga bagets ngayon, na nakatira sa condo, sa isang room, bedroom affair, tapos nagtatrabaho yung tatay, ikaw yung nasa bahay, antok na antok ka na, parang nakakalimutan mo yung anak mo, hindi mo na asikasong maigi, pero hindi mo siya sisisihin na gano'n. Ang gagawin natin sa kanya is we just have to support, pero most of the time, kailangan natin dito ng psychological, psychiatric help, na kailangan natin silang i-refer sa mga eksperto. At usually kasi, yung mga nanay na nagkakaroon ng namamatay ng SIDS ang anak, sila yung hindi regular nagpapa-check up sa doktor. Kasi hindi sila napagbilinan na kailangang mag-breastfeeding, number one. Number two, walang smoking. Kasi lalo na pag nag-i-smoke ka at nagbubuntis ka, ang anak mo ay maliit. Ang anak mo ay siguro may problema na sa brain. Kaya yung paghinga, paggising, nawawala na tuloy ng koordinasyon. At yung nagda-drugs. So ito yung mga risk factors sa nanay. Sa tatay naman, ito yung usually naglalasing, ito yung usually hindi umuuwi, ito yung usually nagbubugbog, na parang very hindi maligaya ang pamilya, kaya nagkakaroon sila ng SIDS or sudden infant death syndrome ng mga anak. Okay? Walang support ang bata. Maraming salamat po, Doktora Cynthia, sa inyo pong mga ibinahagi impormasyon po sa amin. Muli nakapanayan po natin si Doktora Cynthia Cuayo Huico. Salamat po muli sa inyo, Doktora. Thank you.